Hello po, welcome back sa aking YouTube channel. Kung bago pa lang kayo, paki-click naman po ng subscribe button sa baba at notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na video. Ngayon po, ang ipapakita ko sa inyo sa video ito ay kung paano ilagay sa center ang heading ng isang document sa Microsoft Excel. Ito po yun, katulad nito na ginagawa natin kalimitan sa Microsoft Word. Na napakadali. And ngayon po papakita ko sa inyo kung paano ito gawin sa Microsoft Excel. At ang pangalawa ay kung yung mga pagpiprint sa Microsoft Excel, mga dapat nating ayusin bago magprint. So panoorin po ninyo ito at para makita ninyo, baka may matutunan kayo sa aking pong video na ito. So ito nga po, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-adjust ng headings para po mailagay siya sa center gamit po yung Excel. Dati po kasi dito po sa Microsoft Word, ito po ganito. So kapag nasa Microsoft Word tayo, napakadali lang gawin siyang center. So kung ibalik man natin, so kailangan lang natin siyang i-highlight or paisa-isa. Isang pindot lang ay nasa center na po ang ating heading or yung nilalagay natin sa ating mga document. Subalit sa Excel po, medyo may pagkakaiba. So, una natin i-save. And, halimbawa, ito po. So nakalagay na po dito yung heading natin sa ating pong documents. So, paano natin siya gagawing center? Kasi po, kapag nag-print ka, halimbawa, nag-print ka, makikita natin na nasa left side po siya ng papel. So, kapag pinindot nyo naman yung center dito, so, nandyan pa rin siya. Hindi naman siya aalis dyan sa left side. So, ang kailangan natin gawin, so, mag-set tayo ng page layout kung ano ba yung size ng inyong papel, kung A4 ba, or long or short. So, halimbawa A4. Then, margin, kung narrow yung margin natin. So, kung ang orientation natin is landscape or portrait, halimbawa po portrait. Then, makikita natin dito yung mga broken line sa ating pong screen. Ito po yung hangganan ng papel na ating pong gagamitin. So, another one, ito pong nasa, yun po yung sunod na papel. So, dito po tayo mag-focus sa isang papel. So, ang gagawin nyo po para maging center po yung ating heading sa ating pong documents, ang gawin nyo lang po is de-highlight the cell, then hanggang po dito sa may broken line, then punta kayo ng home, then click merge center. So nasa gitna na po siya. Kung titingnan po natin kapag nag-print tayo, ayan po, nasa gitna na po ang ating headings. At kung gagawin natin ito, ilagay natin siya lahat. Oh, sorry, merge center, then merge center. So ganyan po ang pag center ng ating pong heading. So lagay niyo na lang yung logo diyan para po mailagay po ninyo. So kailangan ma-highlight niyo po yung buong cell hanggang po dito para po maging center siya. So yan po ang paraan para mailipat nyo sa center yung ating heading. Kung gusto nyo pong may i-center, so depende naman po, halimbawa dito sa tatlong itong cell, gusto nyo i-center, so merge center lang naman po tayo. Then, yan na po para nasa gitna yung ating heading. Kung gagawa po tayo ng document sa ating pong na gagawin natin. Halimbawa, meron kang insert table doon sa Word, mag-insert table ka pa, dito po, meron na siyang table. So, kailangan mo lang siyang i-highlights and all borders para magkaroon ka ng table. Kung ito yung gustong table na gagawin mo. So, ganyan lang po ang ating ginagawa sa Excel. Ang sunod ko pong ipapakita ay yung kung paano mag-adjust at mag-ayos ng documents sa ng Excel format sa ng ating ipiprint. Halimbawa po itong purchase order. Halimbawa po itong purchase order.
na aking sample. So kapag nag-print ka, so makikita natin na page 4 siya dito sa baba. So kung titingnan natin yung bawat page, ayan, and ayan po. So medyo may sobra. So ang kailangan lang natin gawin, kung gusto niyo pong isang page lang, dito lang po kayo sa page setup. Makikita niyo po yung page setup. Then bawasan niyo lang po ito na ayon sa desired para makuha natin yung pinaka isang papel. Then click OK. So ayan, meron pong 1 and 2. So meron pang sobra. Pwede niyo pa po siyang paliitin. Then gawin natin 80 para pumasok yung ating isa pa. Ayan, meron na po siya. Then meron pang sobra. So yung page na lang, bawasan pa natin ng konti. So gawin natin 75. Ayan, so meron na tayong isang page lang. One of one na siya. And kung gusto nyong i-adjust, halimbawa, ito po, i-click nyo lang po itong parang may mga show margins na yan. Then adjust nyo lang po ito. Usog nyo lang kung gusto nyong ilipat sa may bandang kaliwa or kanan. Ito lang po ang gagalawin natin. So kung gusto nyo pa itong itaas, para mas mataas siya, so pwede namang gawin. And ito naman, pwede nyo naman ibaba. So meron ng isang pag-page lang. So yan lang po ang ginagalaw para po ma-edit natin. So ibig sabihin, kahit gaano kalaki yung document mo, pwede mo siyang i-print sa isang papel lang. Pwede pa natin itong bawasan. Eh, maliit na siya. So kung mapapansin niyo, merong mga minsan mga files, pagbukas nyo ng Excel, magbi-print kayo, ganyan siya kaliit. So adjust nyo lang po yung sizes niya or yung size niya. Ayan. Yan lamang po. Maraming salamat at huwag kalimutan na mag-subscribe sa akin channel at click nyo po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na video. Maraming salamat po.